Hear the latest news on your favorite FM station that plays the hottest music, 1FM. Dahil ang DYPR Balita ay nandito na, Monday to Friday. DYPR Balita sa umaga, from 6 to 6:30 in the morning. DYPR Balita Tanghali, from 12:30 to 1 p.m. Lunes hanggang Biyernes, on your only 1FM, 95.1 FM. Oras, alas 12:38. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Narito ang inyong tagapagbalita, Ruth Rodriguez. Magandang tanghali, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, araw ng Martes, April 19, 2022, at narito na ang mga balita dapat niyong abangan ngayong tanghali. Sangguniang panlalawigan sa ika-apat na pagkakataon, wala na namang quorum. Walong kumpanya sa lungsod binigyan ng warning ng Social Security System dahil sa hindi pagbabayad ng kontribusyon. Koreano ng bugbog umano ng live-in partner. Bayan ng Brooks Point kabilang sa 16 na LGU beneficiary ng Balay Housing Program. Sa baritang kuyunon, SIM Card Registration Act, impanindigan ni impangindyan ni Pangulong Duterte. Sa showbiz balita, broadcaster na si Jay Taruk nagmotor ngayon sa Palawan. At sa balitang good vibes, larawan ng kalagayan ngayon ng dating makasaysayang PNS Grandstand, nagpaalala sa mga Palawenyong netizens. Abangan ang detalye ng mga balitang yan makalipas lamang ilang sandali. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Nitong dumating ang City Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment. Marami sa Tagapulot Interior ang nagkaroon ng trabaho. At unang-unang nasagot sa aming pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Palaparaan! Kaya ipalawan mo na! Mars, saya mo ah! Di ba ang dami mong bayarin? Mars! Palaparaan sa Palawan Pawn Shop! Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa! Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakaraming naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga! Ako naman, Mars. Palaparaan. Sa Palawan Express, pero padala. Padala ho kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus balungos. Maya-maya. Hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan! Kaya ipalawan mo na!
Mag-eleksyon na naman. Naghahanap ba kayo ng mura, quality at mabilis na serbisyo ng inyong election materials? Saan ka pa? Punta na sa Tata. Ni Tata Printing Services. They offer the most affordable and quality products for your election needs. They have tarpaulin, t-shirt printing, calendars, and many more. Kaya ano pang hinihintay mo? Punta na sa Tata. Ni Tata. Sa ibang katanungan, punta lang sa Rojas Street, katabi ng HTU. O tumawag sa kanilang numero 0915-786-0967 o mag-email sa tataknitata@gmail.com. Tata ni Tata Printing Services. Hello to all college aspirant out there. What program are you planning to take for college? At Centro Escolar University, choose any program in its Manila, Makati, and Malolos campuses, from health sciences programs to business, computer IT, hospitality management, liberal arts, and even music and social work programs. Apply now at CEU, a university that develops competence and character, allowing its graduates to lead rewarding careers as they contribute to their chosen field and society. CEU empowers, CEU inspires. For more details, visit its official website at www.ceu.edu.ph. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at panipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw, at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. May bagong araw na parating dito sa Puerto Magniningning. Bagong pag-asa, bagong sigla, tagapagtanggol, ipaglalaban ka. Tapat na serbisyo, handog niya sa puerto, tayo nasama na sa bago tayo. Jimbo Maristela, kaibigan ng masa, tayo nasama na sa bago tayo. Kay Jimbo tayo, kay Jimbo tayo. Political advertisement paid for and by Peter Maristela, 35A, Nadaya Road, Puerto Princesa City. DYPR, Balita Tanghali. Alas 12:46 sa detalye ng ating balita. Ngayon po ay Martes at may session muli ang sangguniang panlalawigan, pero wala na naman silang quorum. Alamin natin kung ilan ang board member na pumunta sa session hall ngayong araw. Romy Luzares. Limang board member lang ang dumating sa kanilang regular na session ngayong araw ng sangguniang panlalawigan, kung saan ito na ika-apat na regular na session ng sangguniang panlalawigan na walang quorum. Sabihin, isang buwan na silang hindi nagkakaroon na session, kung saan sabi pa kanina sa mga usap-usapan o nadinig din ng DWPR sa bahagi ng sangguniang sekretaryat, hindi na ito bago sa panahon ng halalan ng ganitong pagkawala ng quorum, at magiging breaking na ito
kung sa susunod na Lunes ay wala pa rin quorum ang sanggunaan na panalulugan dahil sa mga nakaraang sanggunaan ay apat na beses na sunod na wala, hindi daw nagkaroon ng quorum sa ganitong mga panahon. At ma-break umano ito ng kasalukuyang sanggunaan kapag sa susunod na Martes, sa susunod na April 26 ay hindi pa rin sila magkaroon ng quorum. Ang apat na dumating sa kanilang sisig kanina ay si Board Member Ryan Maminta, Board Member David Ponce de Leon, Board Member ABC President Ferdinand Sabalya, at ang PTL President ng si Board Member Prince Dimaala, at ang ITMR representative na si Purita Siguritan. At yan yung mga board member na dumalo sa kanilang regular na session kanina, kung saan naging presiding officer si ABC President Board Member Ferdinand Sampaya, at majority floor leader ay si Board Member Ryan Maminta. At nagbasa naman ng kanilang talanangin at halos sa pinakyaw nito ay si Board Member Purita Siguritan na ang ITMR. Ayon sa sanggunaang sekretaryas nung hilingin ng presiding officer ang presensya ng mga wala, nasa official business daw ang mga ito. At kapag nasa official business naman daw, ay magiging excuse ang mga ito sa kanilang regular decision basta't may valid reason. Ayon pa rin sa paliwanag yan ni Board Member Ryan Maminta at ng sanggunang sekretaryat, kasi may eternal rules naman daw ang sanggunang panlilingan. Sila lamang ang ano, nakasa doon sa kanilang rules. Yung ano ang basta may valid reason yung pagwala sa pag-iban sa regular na decision. Kasi kahit na apat na business na wala, ay wala umano itong magiging problema. Hindi na rin natin natanong kung paano yung sa sahod ng maito na wala sila kung magkakaroon din ng kabawasan. Ang si Vice Governor Dennis Ocasio naman ay ikatlong sisyon niya ito na wala siya kanina, dahil yung unang sisyon na andoon siya ay na-preside niya ito, binuksan niya, at pagkatapos ay nagpaalam at nagpapalit ka rin sa mga sumunod, ikalawa hanggang ngayon isa-apata ay absent ito. Absent din si na nagpapalitan lang itong si board member rin sa wala. At nakaraan ay pumapunta at hindi, ang iba naman ay wala. Pero karamihan sa halos wala ay na sunod-sunod ay mula sa mga board members sa Norte ng Lalawigan ng Palawan. So hindi sila makabuo ng quorum, kung kaya't binuksan lamang ito kanina, inaknalis yung mga presensya ng mga estudyante na gusto sanang manood at makita yung kanilang regular visit, pero dahil sa kula ng quorum ay pansamantala itong na-adjourn agad-agad natapos ang ilang minuto. Samantalang sinubukan natin kunan ng pahayag dito ang Department of Interior and Local Government sa katauhan ni Provincial Director Bernil Itande kung ba ang DILG sa pinito, pero sabi niya ay medyo mahirap na usapin ito dahil sa may internal rules na itong sanggunaang panlalawigan na at sila ang nakakaalam dito at ang sanggunaang sekretaryo at ang dapat na nakakaalam dito kung ano ba talaga ang dapat na maging function at dapat na sundin ng mga board members. So ikaapat, antayin natin at abangan sa susunod na Martes kung mag-break ba nila ang nakarang sanggunian na sa apat na beses din na pinagkaroon na ng quorum at malalampakan ba ito na kasalukuyang sanggunian na at Lalawigan. Mas kumapal ngayon ang kanilang agenda dahil nasa apat na sunod na hindi natalakay ang mga nakasaad dito at nadadagdagan at posible pang madagdagan sa susunod na Martes. Romel Lozares, Pansa de Lutier, ang una sa puso ng mga kalawigan. Maraming salamat, Romy Luzares. Sa ibang balita pa, walong kumpanya dito sa lungsod binigyan ng warning ng Social Security System dahil sa hindi pagbabayad ng kontribusyon. Ang detalye ng balita mula kay Jerome Abanto. Walong establishmento sa lungsod ng Puerto Princesa ang pinuntahan ngayong araw ng grupo ng Social Security System o SSS para bigyan ng warning dahil hindi pagbabayad ng monthly contribution ng mga ito.
Ang kumpanya na pinuntahan ng SSSK na umaga ay ang Skydrag, Natco Network at General Motors and Machine Shop. Tatlo lang yan sa walong kumpanya na pinuntahan ng SSS. Sa kanilang pag-iikot ngayong araw, kasabay ng pagbibigay ng billing at warning ay sinabihan ang mamay-ari ng kumpanya na pumunta sa opisina ng SSS para ayusin ang anumang problema. Pero kapag ang kumpanya hindi pa rin sumunod na makipag-usap sa SSS, bibigyan ito ng demand letter at iakyat na sa korte. Ang pagbibigay warning ng SSS sa kumpanya ay bahagi ng sinasagawang race or run after contribution evaders ng SSS. Ayon kay Acting Head Luzon South 2 Division Francisco P. Liscano, ang race ay programa ng SSS na may layuning bigyan ng awareness ang kumpanya na mayroon silang liability na dapat bayaran at mainalok din ang SSS na short out to easily pay ng PRRP o Pandemic Relief and Restructuring Program 3 and 4 na installment payment scheme. Ayon sa Account Management Section Head of Puerto Princesa Zenia Del Curo, mayroong 30 kumpanya na ang naiakyat sa prosecutor of office pero may mga dinismiss sila dahil may mga kailangan dokumento na hinihingi. Kailangan din daw na may witness pero sa batas ng SSS ay hindi kinakailangan ng witness dahil sila mismo raw ang witness dahil silang pupunta sa kumpanya na di nagko-comply ng kanilang mga obligasyon. Ayon kay Attorney Mac E. Villanueva, Acting Head Operations Legal Department, hindi naman talaga intensyon ng SSS na kasuhan ang mga hindi nagbabayad ng SSS contribution. Ang nais lamang daw ng ganitong programa ng SSS ay lapit sa mga kumpanya para hindi umabot na makasuhan pa ang mga employers dahil ito ay partners ng SSS. Ang raise program ng SSS ay magtatagal hanggang May 14, 2022. Jerome Abanto para sa DYPR Palawan, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat, Jerome Abanto. Pagpayag sa pagpapatayo ng matataas na building sa lungsod isinusulong sa City Council. Ang balita mula kay Romy Luzares. DYPR Balita. Romy, ikinukonsidera na ng panlungsod ang pagpayag sa pagpapatayo ng mga nagtataasang gusali sa Puerto Princesa kung saan nakapaloob ito sa revision ng City Zoning Ordinance ng Puerto Princesa City Government. Kung dati daw ay nakatali ang pamalang panlungsod sa pagsunod sa problema ng flight path ng mga eroplano na lalatag sa poblasyon ng lungsod sa kung saan na mananatili naman daw ang 6th floor building malapit sa paliparan ng Puerto Princesa, pero sa may bahagi ng mula sa Junction 2 ay pwede na ang 8-story building at paglagpas ng Junction 2 ay napapanahon na ang mas matataas pa ng mga building na posibleng payagan na ng hanggang 10 o hanggang 18-story building ng City Government. Para daw ito sa karagdagang trabaho ng mga tagalungsod at kita ng siyudad. Opportunity umano ito ayon kay Konsehal Victor Oliveros na kailangan na rin naman ng Puerto Princesa kaya napag-usapan na sa City Council ang pag-revise ng zoning ordinance. Mababago umano ang standard of living ng mamamayan sa lungsod kung saan hindi lang naman daw ang siyudad ang makikinabang kundi ang lahat ng residente. Tulad din na ito ng tindahan na napakarami pero parehong kumikita kaya hindi na dapat bawalan na ang pagtatayo ng iba't ibang negosyo sa lungsod kahit magkakapareho ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng maayos na kompetisyon kung saan maraming pagpipilian at maaandun ang posibilidad na pababaan ng presyo dahil sa dami ng mga negosyo. Kung wala o manong masama sa pagbabago ng kasalukuyang nakikita sa lungsod, dahil kailangan na rin mabago ang dating nakagitna na para sa mas magandang kita at pagtaas ng kasalukuyang minimum wage sa lungsod na maaaring makatulong ang pagsusulong ng pagtanggap ng siyudad ng mga ligtas na industrial company sa Puerto Princesa. Disiguraduhin naman umano ng City Council na masusunod ang regulations na nakasaan sa City Zoning Ordinance sa pagbabaguhin para ligtas at maayos ang pagpapatayo ng mga nagtataasang gusali sa hinaharap dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawan. DYPR Balita. Maraming salamat, Romy Luzares. 3 minuto bago mag-alauna ng hapon, ang ibang detalye ng balita abangan sa aming pagbabalik. Nico Mendoza Tan, 38
advertisement paid for by Matthew Mendoza, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City. Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking na itutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabayad din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. Fitness Camp is now in Puerto Princesa. They offer weight loss program, weights training, functional training, boxing, mixed martial arts, Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu, Zumba, and supplement shop. Fitness Camp is located at Junction 1 Center between Honda Prestige and National Bookstore. For inquiries, call or text 0908-211-4362. Fitness Camp is open Monday to Sunday from 7 a.m. to 9 p.m. Fitness Camp, set the trend, join the squad. See you at the camp. Gift Party List, number 61 sa Balota. It is true that college education requires real funding. But what if there is actually a school that offers affordable tuition fee plans? Yes, you heard it right. Centro Escolar University offers flexible payment arrangement. Are you perhaps a student achiever? Do you want to be a student leader? Do you love sports, music, or dancing? Choose from our available scholarship and grants from academic, leadership, cultural, and sports with big discounts on tuition and miscellaneous fees plus other privileges. CEU empowers, CEU inspires. For more details, visit its official website at www.ceu.edu.ph. Si Florante Antazo, kumakandidatong mayor ng Puerto Princesa City. Nakisahirap pero nagsumikap. Naging working student hanggang nakapagtapos ng Bachelor of Science in Civil Engineering. Dating driver at tindero hanggang maging matagumpay na negosyante. Hangad makapagtayo ng City Hospital, aayusin ang drainage system, turismo, agrikultura para sa murang pagkain at free internet access sa lahat. Dito na tayo sa ordinaryong tao, hindi politiko. Florante Antazo, number one sa balota. Kay Antazo, numero uno ka. BYPR, Balita Tanghali. Sa pagpapatuloy ng ating balita sa Baritang Kuyunon, SIM Card Registration Act, impangin dyan ni Pangulong Duterte. Ang Baritang Kuyunon, yatad kanatan ni Ryan Ibanez. BYPR, Balita. Aray pirmay ni Pangulong Duterte ang planong lay nga mag-aobligarandan sa mga Pilipino ngay parehistro ang andang SIM card igamitin ang andang mga matudngaran sa mga social media platforms. Antuyo iyang ingingbang na Senate Bill No. 2395 at House Bill No. 5793 ang mapagang ang mga scam ig pangpanluko pati ang terorismo ig kriminalidad nga natatapo pagi sa cellphone. Makunsi Acting Presidential Spokesperson Martina Andanar ni mga parti ang planong lay nga bekan kumpormi ang Pangulo. Dugang na pa bekan kuno klaro sa planong lay ang mga provision sa pagpalabot iyang gobyerno na titangad sa mga pagparehistro iyang mga social media account. Ingko na pa nga ang opisina iyang presidente ka ministeran nga sa Lenin ig rekisero ng mga lay nga dya hindi kasambar sa privacy ig free speech iyang mga Pilipino. Diyas si Ryan Ibanez para sa GYPR Baritang Kuyunon, ang sakunan sa Tagituso niyang mga palawenyo. GYPR Balita. Maraming salamat Ryan Ibanez sa ating police report. Police report. Pinay binugbog ng live-in partner na Koreano. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. Police report.
mga sugat at paka sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng ginang na dinugo ng Korea National na kalibin ito kung saan naganap ang insidente sa Purok Maligaya 1 National Highway Barangay o Tagburos lungsod na ito. At ang biktima ay kinilala Joy Galang, 22 anyos, na mula sa Cabuyao, Laguna, na nanilirahana sa Barangay Tagburos, Puerto Princesa. Ang Korea National naman na suspect sa pamubugbog ay kinilalang si Oh Kwon Kwon alias Steve Kwon, Korean citizen na 22 anyos, may asawa at caretaker at naninirahan sa Barangay Tagburos, Puerto Princesa. Base sa salaysay ng biktima sa investigador ng Tulis Puerto Princesa, pinumpronta siya ng suspect na Koreano kaugnay sa kapatid nito, nakaaway mano ng suspect na Koreano na si Julin Galang na hinahanap ng suspect sa biktima. Pero hindi agad umanong nagalit ang suspect at walang ano-ano niya. Pinagpapalo siya ng gold stick sa ulo ng maraming beses at sa iba't ibang bahagi ng katawan at ang insidente ay naganap mismo at nasaksihan na mga anak nito kung saan sa harap ng kanyang mga anak sa binugbog ng Koreano. At base sa post ni Joyce Galang sa kanyang FB account, hindi lang manuminsan nangyari sa kanya ang pamugbog ng kanyang kalibre na Koreano, kaya sa humingi ng tulong sa kanyang FB post para iparating hanggang sa itulpo ang naranasan nito sa kalibre. Ayon sa blatter ng Puerto Rico sa Punisa, ang nangyaring paranakit ng Koreano sa biktima ay sapat na para makasuhan ito ng tagdabal sa Republic Act 9252, Violence Against Women and Children. Pero hindi pa hawak ng mga investigador ng Puerto Rico sa City Police ang suspect at hindi pa nasabi kung nakapagsampa na sila ng kaso laban sa Koreano. Romy Luzares para sa Diyos para sa puso ng mga palawag niya. Maraming salamat, Romy Luzares. Sa ibang balita pa, kabilang ang bayan ng Brooks Point sa 16 na LGU beneficiaries ng Balay Housing Program, isinagawa ang signing ng Memorandum of Understanding noong April 12 sa Quezon City na dinaluhan ni Acting or Brooks Point Acting Mayor Jaja Ordinario Quiachon sa pangunguna ng National Home Mortgage Finance Corporation. Ang Balay Housing Program ay programa ng Department of Human Settlement and Urban Development at Department of Agrarian Reform o DAR sa pakikipagtulungan naman sa ng iba pang government agencies at local government units. Layunin nito na mabigyan ng halaga ang mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng access sa disente at abot-kayang pabahay sa mala subdivision ng mga development sites. Ayon sa datos kasi ng Philippine Statistics Authority, mula taong 2006 hanggang 2015, ang mga magsasaka kasama ang mga mangingisda ay itinuturing na pinakamahihirap na sektor ng lipunan na may 34% poverty incidence rate. Sa panahong iyon, natuklasan din ng Philippine Statistics Authority na karamihan sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo ay may posibilidad na ibenta o isangla ang kanilang lupain upang makayanan ang mga pangmatagalang problema sa pananalapi tulad ng pagkakaroon ng pagkain at pagpapaaral sa kanilang mga anak at pagbabayad ng iba pang gastusin. Sa iba pang balita, rape wanted suspect arestado sa bayan ng Taytay at robbery holdup sa Rizal, Palawan, hindi bababa sa 200,000 pesos ang natangay. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. Natimbog ang rape wanted sa barangay Poblacion Taytay, Palawan na kinilala si Ray Bartolome, 33 anos, binata at residente ng nasabing lugar. Na-arrest ang suspect ng Taytay Police sa iba't ibang operatiba ng PNP sa bito ng warrant of arrest na ibinaba ni Judge Emmanuel Altraza, Regional Trial Court Branch 14 na Taytay Palawan sa kasong qualified rape kung saan na walang piyansa ang ibinaba ng korte para sa pansamantalantong kalayaan. Masa 200,000 piso naman na ang natangay ng dalawang holdbacker sa tindahan na sa New Site, Barangay Ransang, Rizal, Palawan. Itong umakarang holdapin na hindi pa nakikilalang mga suspect ang tindahan ng negosyante na si Tata Ali Edwani. Siguraday 2 anos, may asawa at self-agent ng Inertan Marketing. Sa investigasyon ng Pulis Rizal, mga dakong alas 2 ng hapon,
dito nakarang Webe Santo, bigla na lang pumasok ang dalawang suspect na agad magdeklara ng holdup sa may putok ng baril sa kanila. At ang isa naman kasama nito ay agad kinuha ang lalagyan ng pera na nagkalaman ng 200,000 na pesos sa usan agad na tumakbo sa direksyon ng Barangay Taburi, Rizal, Palawan ang dalawang suspect. Matangay naman suspect ang 200,000 pesos na kita ng timbangan at isang cellphone na nagkakahalaga naman ng 8,000 pesos. Patuloy ang sinasagawang follow-up investigation na napagkakaralan lang ng dalawang suspect. Ramil Lozares para sa BYPR, una sa puso ng mga Palawin. Maraming salamat, Romy Luzares, ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. May bagong araw na parating dito sa Puerto magniningning. Bagong pag-asa, bagong sigla, tagapagtanggol, ipaglalaban ka. Tapat na servisyo, handog niya sa puerto. Tayo nasama na sa bago tayo. Jimbo Maristela, kaibigan ng masa. Tayo nasama na sa bago tayo. Kay Jimbo tayo, kay Jimbo tayo. Go, 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 Jimbo Maristela. Go, Jimbo, sa Puerto Princesa. Go, 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 Jimbo Maristela. Go, Jimbo, dito tayo sa bago. Jimbo Maristela. Political advertisement paid for and by Peter Maristela, 35A, Nodaya Road, Puerto Princesa City. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa Bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa kabila na hirap sila, tatay, nanay, dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos, kaya malaki na itulong ng eskolar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila. Ang City Nickel po, nagbigay ng mga health station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ng bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsabling pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation, sa responsabling pagmimina, may ginhawa. Bongga! Palaparaan! Kaya ipalawan mo na! Pars! Saya mo ah! Ibang dami mong bayarin? Pars! Palaparaan sa Palawan Pawn Shop! Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa! Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakarami naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga. Ako naman, Mars. Palaparaan. Sa Palawan Express, pera padala. Padala ho kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus malungos. Maya-maya. Hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan! Kaya ipalawan mo na! Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at panipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw, at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang
strukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Sagip Party List, number 61 sa balota. Do you want a rewarding career in the future? And are you into numbers? If so, you are off to a good start with Centro Escolar University's accountancy program. Get ahead with your dreams because with faculty practitioners and the CES accountancy program, you can be a highly competent certified public accountant in just 2 years and 2 summer terms. CEU empowers, CEU inspires. For more details, visit its official website at www.ceu.edu.ph. Si Florante Antazo, kumakandidatong mayor ng Puerto Princesa City. Nakisahirap pero nagsumikap. Naging working student hanggang nakapagtapos ng Bachelor of Science in Civil Engineering. Dating driver at tindero hanggang maging matagumpay na negosyante. Hangad makapagtayo ng City Hospital, aayusin ang drainage system, turismo, agrikultura para sa murang pagkain at free internet access sa lahat. Dito na tayo sa ordinaryong tao, hindi politiko. Florante Antazo, number 1 sa balota. Kay Antazo, numero 1 ka. BYPR, Balita Tanghali. At dahil overtime na po kami, abangan nyo na lang po bukas ang showbiz at balitang good vibes. Hanggang bukas ng umaga, alas 6 hanggang alas 6:30, ako po si Ruth Rodriguez. Magandang hapon.